nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi patas na kontrata sa Manila at Manila Water. Kami ang katipunan ng demokratikong Pilipino, ang KDP, ang bandido para sa kinabukasan. Tingin bayan sa 2020. Kapag pinutulan, awagan si Digong sa numero 8888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari niyong putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo at sa publiko. Filipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynila, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito, wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala pati ni Pangilinan. Putang inang to. They are screwing us and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ang putang ano. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, okay? Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya? Hanggang ngayon, mabago pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo kobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will find plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobelia. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina. Do not fuck with me, man. Putang ina. Do not fuck with me, man. So I will order the armed forces to operate your room there. Kasi, sundar. Take over there. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ni Nakaw nilang dapat sa mga tao. Igil bayag simula Enero 1, 2020. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung piso malaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon ang nakakasa. Ilang taong namayag pag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapes, sa pagbubulang umaasa sa botahe. Na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya, tuloy sa pamemerwisyo. Kung di pa na-opposit, di kong di pa pansinin. Lalabas ka totoang ipiit ang salari. Kung nakabos mo ka lamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dating yung patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, nasarehas umihima. Sigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Sigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko. Ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Pondo, bayad, umpisa, iniro, ono, 20-20. Kapag pinuplang ka, isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga ang dang binusa. Kaabong mga kaso, makarong kanda, nakakasa. Kaabong dagkon yun, kabaho ang inagyan. Mga nakahubog sa kwarta, mga purilo. Di masaliga, ang dang sabotahe. Sanda nagpabudlay, katong mga Pilipino. Huwag mga konsyensya, padayon ng perwisyo. Di masairan kung huwa pa si Digong nakapungko. Hindi magwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado, dapat mapundo. Pondo, bayad, singgit, eh, Pilipino, taong bayad. Mga oligarko, dapat sandaro, pasakitan. Pondo, bayad, ang tubihalin sa kalikasan. Pondo, bayad, dumanin, tanan. Pondo, bayad.
pondo bayo. Ikulong maunang bagay sa oligaryong atanan. Ibalik ang gikawat para sa mga katawan. Hulong ang pabayad sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte. Yung pisong kandidat imbis ihatag ibursa. Patong-patong nga sala karon ang nakakasada ko ang gita masaan sa paglingkod pila katuig gahigda sa salapid sa kadugay nga pagsalig sa botaheng pagkabudlay sa mga Pilipino walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo way kapungko si Digong di na nila mapansin maguwas ka matauran gipiit ang salarin mga abusado nga labaw dapat mahunong malagot kamo na ang nakasala dapat kamo ang masukot dati sige mo katawa mauning katapusan sariha sige himas kay nabagsak mong tanan hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayad mga oligarko ay dapat lang masilu hunong bayad ang tubig nagikan sa kalikasan magdungan tang tanan hunong bayad hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayad mga oligarko ay dapat lang masilutan hunong bayad ang tubig nagikan sa kalikasan magdungan tang tanan hunong bayad bayad bisuhon ang nagakabagay sa oligarko ibalik ang mga kwarta gaging kawat nila sa tawo untat bayad umpisa Enero 1 2020 utang kamo nila isugid lang sa kay Duterte sa trilyon ka piso kantidad nga ilang nga ginbulsa dubli-dubli nga kaso ang ilang nga mangingkarma hilakat tuig na baka namin sa kwarta nga kinumpit sa mga tao mga tonto abusado pamerisyo wala ba kamo naman tinto sa inyo nga kinitaan o di mo nga imo na kuha yung payang nga gatasan grabe ka mo batasan hindi mabatasan ang inyong gahis ang una malais the way to heaven pero subong mapasign on ko sabay amen kay ara na si Digong wala sa makapugong oras na nga bukawon ang paminsalo nyo nga lipong pamati ang singgit sa katawan nga sigabong untat bayad singgit sa Pilipino nga katawan untat bayad mga oligarko dapat nahatulan untat bayad ang tubing nga halin sa kalikasan dulunungan kita tanan isingat Pinulgar na ng pangulo natin si Digong ang natiwalian ng mga oligarkong pugon tangi siya lang ang ating pag-asa na tutugon dito sa mga madugos na dapat nang makulong mga walang iya kayo mga walang pusok yahaman inaabuso kahinaan ng mga mayan asan ang pinapangako nyo ng magandang servisyo pinako nyo na nga ginawa nyo pang negosyo pagkabi na kaya dapat lang matigil na ang kasakiman nyo na ugat ng problema ang tubig ay buwal yan ang inyong tandaan ngunit itong oligarko ginawa pagkabuhayan kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong huwag ka nang magpautoy mulat mo ang iyong mata buksan mo ang isipan mo huwag na huwag kang matatakot si Digong kakampi mo Digil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan Digil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat Digil bayan Digil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan Digil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat Digil bayan Digil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan Digil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat Digil bayan Digil bayan sigaw ng Pilipino taong bayan mga oligarko dapat lang na maparusahan Digil bayan ang tubig na galing sa kalikasan sabay-sabay tayong lahat Digil bayan habulin ko talaga kayo habulin ko talaga kayo yayariin ko talaga kayo yayariin ko talaga kayo yayariin ko talaga kayo Tigil bayan sa 2020! Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 8888! Visayas, Mindanao, worldwide. Welcome po muli sa Katipunan Channel dito sa Talakayang Bayan. Ako po si RJ Abiliana Jr. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Si Butch Valdez po ng KDP. At pati kasi inyo, IT expert ninyo at kami po yung nagagalak nitong buwan na kaming tatlo. Napakaganda ng talakayan ngayon. Ano po? Lahat ng mga OFW namin at mga katipon dito sa Pilipinas. Ang ating title ngayong araw na ito. Ano po? Oligarko!
Style mo bulok! Eh, panibasa nga, eh, maraming mga kuro-kuro lumalabas daw, eh, patungkol yan sa ABS-CBN. Eh, pati ba naman yung anak ni Pangulong Duterte, eh, nagbigay ng kanya. Sino? Sinong anak? Eh, di si Sara. Ah, yung nagpakalbo. Ay, nagpakalbo, hindi ko alam, babae, lalaki nga, eh. Okay, nagpahayag daw, eh, sinusuporta daw. Okay. Eh, so, ano ang style niya? Teka, teka, gusto yata mag-president niyan, eh. Yun ang nga, ano, eh. Yun ang nga, nakapagtaka, eh. Ano ba talaga ang ihip ng hangin? Ano bang sinabi niya? Ang basically, yung sinasabi ni Sara, naawa daw siya dun sa so-called 11,000 na employees, workers, no? Na wawawalan ng trabaho. Ang nakakaano doon, nakakalungkot, no? Eh, ano yun eh, propaganda statement yun eh, no? Ang sinasabi nga ng ating ano, nung sinuri ng mabuti ng solita ano, ng Solgen eh, kulang-kulang lang sa 4,000 daw yung mga employees. Oh. Hindi pa yung fix, kasama na doon yung mga contractual. 4,000 plus lang. Kasama na doon ng contractual, kung gusto sabihin mas konti pa. Tsaka ang talagang kung mag-iisip ka, alam mo naman, hindi mawawalan ng trabaho yung mga yan. Ang mawawalan ng trabaho... Yung oligarko, no? Pero yung mga mismong talent, magagamit yan sa iba-ibang mga television stations. O, itong mismong television station na ito, kung papalitan ang structure at wala na dyan yung mga Lopezes, no? Ito pong, itong channel ABS-CBN... is the flagship, itong flagship na negosyo ng mga Lopezes. It, through the ABS-CBN, dito po sila gumawa ng kanilang empire, no? Ngayon, dahil sa ABS-CBN, meron na po silang mga negosyo sa tubig, negosyo sa kuryente, nagtayo na sila. Meron silang mga toll gates, mga freeway. Kumuha po sila ng bayan tayo, komunikasyon. Nandiyan na sa komunikasyon. At dito na sa padami ng padami ang kanilang mga... At napakalakas nilang ma-influensya ngayon dahil sila na ang pinakamalaking network dito. Sa mga politicians, kanyakita mo naman, pagdating sa Senado... Reporting for duty, sir! Pero itong mga Lopez, meron silang parang performance ng karaang panahon ni Pangulong Marcos, ay pahinga dito, na nalubog sila sa utang at sinalba sila ng pamalaang Pilipinas, no? Ngayon, ito rin kamakailan, may lumalabas ng pahayag, na lumugan naman sila sa utang sa DBP. Din, dahilan nila, dahil doon sa martial law eh, para ipasara sa kalayaan sa pamamahayag dahil bumabanat nga raw eh. Mayroon wala sinasabi sa issue ng devaluation o yung pagkalugi. Di ba, nag-EDSA tayo nitong nakaan. Eh, nung napanood ko, kahapon yata o isang araw, tinitingnan ko yung buong ano nila eh, doon sa news. Nilabas yung ano ng EDSA. Tapos nilabas yung issue ng China, tapos balik sa EDSA, balik sa Thank You US, yung sa Sulu, Sulu ba? Tawi-tawi, nag-donate si America. Hindi, ang punto lang, parang nakapakete ngayon, dun sa issue ng, alam naman natin, maraming mga Pilipino na medyo nag-aano dyan sa issue ng China eh, dahil hindi nila masyadong nalilinawa. Pero ang US... kinunan nilang litrato eh. Ano ba naman yung dininate doon? Eh, dalawang classroom. Yung classroom may hati pa. Tapos talagang thank you. Ganun na yung ano. Ano eh, parang... kumbaga sa tune, parang ano eh, may... di ba? Yung style. May script. May script. Hindi na may tatago. Na itong stasyon na ito, malapit na malapit sa mga CIA. No? At kasama na dyan, pati yung mga Rappler, yung mga ganyan. No? Kasama itong mga ito sa CIA. Kita nyo nga si Gabby Lopez mismo, yung namumuno dyan, chairman. Isang American citizen. Sinabi nga ni Tiglao, ni Bobby Tiglao.
2004. American citizen niya. Nung pumirma siya dito, nakunuhin niya yung... Dual citizenship na raw eh. Ngayon, dual. Pero dati, Amerikano. Eh, sabi ni... Sino ba yun? Ni Drilon? Parang nung panahon na ano, yung dual citizenship eh. May ganun. Kaya yung depensa eh, no? Pero si, ano kasi, si Drilon, Ilonggo yan eh. Hmm. Ilonggo yan. Hindi eh, Filipino. Hindi. Alam ko, Laloma. Laloma. Ano ba meron doon sa Laloma? Alitsyon. Ah, okay. Ano po yan? Taga-Iloilo. Anyway. Itong mga Lopez, dyan din eh. Ah, oo nga. Ano, diba? Oo, oh, Iloilo. Ilonggo rin sila. Oo, oh, meron pang isa. Ayun. Na alam kong medyo Bisaya din. Oo. Eh, itong Enrique ano, Rason. Ah, Ilonggo rin ba yung mga yun? Oo, oh, may mga Kastilang ano yan. Ayun, mga... I see. Ginapala ang so ang ano, ginapala ang pera, ginapala ang kwarta. Katisoy. Pero alam nyo, hindi sa pagkatisoy kasi ano, Ilonggo. Ang importante dito, iisa lang sila. Pero kung sa tisoy eh. Tisoy na inchik. Tisoy na inchik. Eh, kami ni Toti, kahit sa muling na. Lumalaw sa mga kakasang yung mga itibi, oh. Talagang negatibo, oh. Akala mo, t-shirt lang nakalutang eh. Hindi, kita mo, ang ano, yung mga oligarko, may tisoy, ha? Andyan yung mga Ayala, andyan yung mga Boytis, yung si Rason, gan. Tapos meron din Inchik, andyan naman si Ramon Ang, si Gokongwei, si Henry C, tsaka kung sino din pa. Meron din Inchik Pilipino, no? Kung sino-sino niya, mga Pilipino, si Pakilinan, Gatchalian, Inchik si Gatchalian, Chinese, no? Yan ang tatay niya, si Plastics King, no? Ang laking negosyo niyan sa plastics na kaya malapit sila sa customs eh. Kaya nga nasira ang ating kalikasan dahil sa kanila eh. Kaya nagkalat nga ang baha dito. Pero isa lang ang denominator nila, maski ano-ano ang kanilang ethnic origins na oligarko. Ano bang oligarko? Mga monopolya. Monopolya, sila ng lahat ang may kawak ng tubig. Sila ang may hawak ng kuryente. No? May tanong ako sa mga magagaling natin professor dito. No? Ang tanong ko lang ganito. Ano ang epekto kung sobra ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa ilang mga tao? Ay. Halimbawa, hawak mo na yung media. Sa likod ng media, meron ka pang negosyo sa kuryente. No? At iba pa. Siyempre, kung may media ka, yung konsentrasyon na kapangyarihan, andyan eh. So, kung ikaw yung politiko, no, politiko ka, o sabihin mo lang, mayaman ka rin, pero hindi ka ganun ka kalakas na, no? Ano kaya ang magiging sitwasyon mo, tulad din nangyari dyan sa Senado? No? So, anong epekto niyan, yung konsentrasyon ng kapangyarihan niyan? Palagay ko, yan yung isa na dapat maintindihan ng taong bayan. Bakit, may mga individual na talagang tinatanong itong nangyayari proseso nito. Ngayon lang lumabas sa nito eh, sa publiko yung ganito eh, no? Ang epekto niyan ay talagang nalalagay sa panganib at sa alanganin ang mamamayan Pilipino. O kahit sino, kahit anong bansa. Eh sabi nga nila, pagtanggol daw demokrasya eh. Dahil yan eh, freedom of the press daw eh. Sa ibang bansa, itong mga serbisyo pang publiko, itong mga lingkuran pang pambansa, no? Or public utility, ay pag-aari, pangangasiwa ng pamalaan. For example, itong sa Singapore, ang kuryente, tubig at lahat yan ay pamangasiwa ng kanilang pamalaan. Ganun din sa Hong Kong. Mm. At ito yung mga pangunahing mga ekonomiya. Government-owned and controlled. Control corporation. Kaya nga, ikita nga nila, eh, babalik pa rin sa kaban ng bayan. Mm-hmm. At mismo nga, pati yung mga airlines nito, like Singapore Airlines, Malaysian Airlines, Japan Airlines, Thai Airways, lahat sa pag-aari ng pamalaan nila. Pero dito, ang Philippine Airlines, binenta. No, binenta ni Belmonte Go. Isahan ni Belmonte Go, pinagkwarta pa tayo. Samantala nung panahon nga nung dating admission, bago pinatarsig nga si Marcos, ito nakaraan, na pagdiriwang, may pag-aari nga ng pamalaan yun. Yes, at hindi naman nalulugi yun eh. Hindi. Kaya lang, nung nanukulan itong si, nilagay lang yung isang byuda
na madjugera, na anak ng asyendero, at wala namang kakanukulan ng alam ng mga ngasiwa ng isang malaking bansa. Ha? Kundi, ano ba yun? Nakadilaw ba yun? Oo, nakadilaw yun eh. May salamin? May salamin. At ginagawa nilang santa eh. Eh, ngayon, dahil nga sa kanya, dahil utu-utu itong babaeng ito, at biyuda, at makate. Ayan. Ano nangyari sa akin? Lumubog lahat ng ating serbisyo ng publiko. Eh, kasi ah, ano... Nakabata pa siya noon, ha? Medyo ano, may asim pa eh. Kaya nga parang nag-garage sale sila noong 1986. Garage sale. O, eto. Sinong gusto mong bumili dito? Ikaw. Ikaw, si Lucia Tan. Ito, sa'yo ang Philippine Airlines. O, ito, sinong gusto mong bumili nito? O, ito ang television ko. Bigay ko na lang sa'yo. Ito ang binahal ko. Balik ko na lang sa'yo. Ganun na lang. Naalala ko na. Benta nila. Pati na yung dating San Miguel, no? Kasi pag-aari yan nila Danding Kawangko noon. Tapos nagkaroon ng revolution, di ba? So kinuha ngayon nila Corazon Aquino. Sila Kawangko, wala pa dito. Tapos, ang ginawa nila, okay, o-operate ba nila yung San Miguel? O bagsak nilang ino-operate. Ang ginagawa nilang lahat ng lupa, assets, yung mga assets, lupa ng San Miguel, binibenta nila, no? Binibente nila, pinagkakwartahan. Huwag na kinatay. Kawawa pala si Danding Kuwango dyan. Yung nangyari doon sa kanya. Tapos nung binalik na sa kanya, alos malapit na siyang mabangkarote. Kanya nagkaroon sila ng re-change, no? At, restructuring. Tapos si Danding, sa akin pong palagay, diretso ang kanyang pag-iisip pa sa negosyo at tunay na negosyo. Inalam, nung pumasok na itong si Ramon Ang, no, nag-iba ng direksyon. No? Dito nga, naging tipong oligarko, mga government contracts na ang kinukuha. Noon si Danding, hindi walang government contracts yan eh. No? San Miguel, yung nagbebenta siya ng beer o coconut, yung mga ganyan. Tapos mga outside of the mills, government. Outside of the government yan. Nagsusupply lang siya siguro. Hindi ko naman binibida. Hindi ko binibida yung mga yan. Kaya hindi ko alam, baka meron ng mga ibang mga anomalya dyan. Pero yun lang ang nakikita ko noon. No? Okay. Pero ang ginawa talaga ni Corazon Aquino, tsaka ni lalo-lalo na ni Ramos, ni Tabaco, no? Pre-privatize nila, no? Lahat, hindi lang yung mga... At ang rason nila, dahil daw hindi na daw kumpiyansa mag-servisyo ang gobyerno. Mahirap na daw, bulok kung na. Kung maalala nyo, no, ang World Bank at International Monetary Fund, meron silang main campaign. Ang linya lang ay anti-corruption. Okay. Siyempre, yung mga gobyerno na may control ng mga public utilities nito, hindi mo maiaalis, may mga tao dyan na mga corrupt. Kaya yung linya ng World Bank, dapat tanggalin mo yung corrupt, pasok yung media, no? Anti-corruption, bibirahin, yung pala, ang target talaga is privatization. Dahil yun ang gusto ng World Bank at IMF eh. Mula sa anti-corruption, pumasok ngayon, pumihit yung bagong mga neoliberal policies na yan, yung apat, no? Yung apat, importabilization, privatization, deregulation, at yung isa pa. Ano? Devaluation. Devaluation. So yan, yung mga kambal na ano yun, mga polisiya, nakatago yung ano, yung nakalantad yung issue ng korupsyon, ang binibira ng korupsyon sa loob ng gobyerno. Totoo naman yun. Pero, hindi dapat na itong mga patakaran na ito, mas matindi nga yung corruption eh. Mas matindi talaga ang corruption. Mas matindi. Kasi kinuha nila ang buong negosyo ng gobyerno. Kinuha nila lahat ng public utilities. Alam nyo naman ang public utilities, parang kung sa yung negosyo yan, tubong lugaw talaga yan. Monopolyo! No? Monopolye, no? Ikaw lang nag-ano ng tubig, no? Professor Butch, sinasabi ng World Bank, galit sila sa monopolyo kung gobyerno. Pero pag privado, tulad ng oligarko, ay okay yan, demokrasya yan. Yeah. Demokrasya yan. Teka muna, ano ba ang World Bank at International Monetary Fund at yung Asian Development Bank? Di ba yung mga institusyon yan, nitong mga international financial oligarchs, di ba? O ngayon, mga kababayan, meron sila mga bagong pauso ngayon. Etong 100% foreign ownership sa public utilities na mga dayuhan. Estadio Bulok, oligarko.
Gumagawa na ng mga itong mga ano, sponsored by the itong mga mambabatas. Itong si Joey Salceda, alam mo, may tinulak siyang panukalang batas at malapit na daw maging batas talaga na binibigay niya ang public utilities, no, sa dayuhan. Dayuhan hanggang 100% kaya nilang maging owners ng public utilities. Ano man nationality ni Congressman na Salceda? Wala. Walang singaw lang yan eh. No? Okay. Hindi nga malalim, mababaw lang eh. Yung kanyang klase, alam mo ang ginagawa niya, he is preempting the president. Inuunahan niya yung presidente. Traitor! Kasi ang presidente, iniisip niya, ibalik sa gobyerno ang pamamalakad ng tubig, kuryente, mga public utilities. Inuunahan niya, parang he's outflanking the president by trying to put in foreign investors in the public utilities. Bakit? Sasabihin nila sa presidente, Mr. President, hindi mo na pwedeng tanggalin sa privatization niyan dahil ang daming mga foreigners ang may-ari niyan. Nakatali na tayo. Nakatali. Nakakahiya naman, kukukunin mo yan. That's what they're planning to do to the president. No? And I hope talaga nakikita po ng ating Pangulo ito. And nakakatakot lang, yung mga alipores niya, yung kabinete niya, yan sila Dominguez, nandyan sila Benjocno, si Pernia, sila sila Cusi, sila Medialdea, ililihis ang tendency ng president dito sa pag-aako ng public utilities. Okay. Mas itutulak nila palabas yan na iba ang may-ari. Kasi pag sinabi mong foreign, no? Bakit? Ang Ayala pwedeng maging foreign yan eh, no? All they have to do is put up a company in Hong Kong, no? And make it an owner of the public utility. So it's already a foreign investment into the Philippines. Ganyan yung mag-operate yung mga yan. Alam mo, maniniwala tayo din sa mga barat kung talaga mga Pilipino sila. Kung ang kanilang panukala nila sa mababang kapulangan ay patungkol dito sa antitrust law. Or yung mga anti-monopoly. Pag kasi paging kaya sinasabi mo, pag ito ay kinontrol ng isang may pag-aari sa kuryente, tubig, at komunikasyon, eh kung wala tayong batas na pinagbabawal, na kung ikaw may-ari nito, hindi ka na pwede mag-aari. Ayaw ng oligarko yan. Ayaw nila. Hindi na nga eh. Ang problema, eh, kasi sila ang binayaran. Binayaran nila ang COMELEC para sila ay mahalal sa Kongreso, Senado, para ang interest ng obligado ay protektado. Yan ang maliwanag nga niya. Kaya nga, ang bala ng mga lintik na ito, yung COMELEC din at Smartmatic, kaya nga binabayaran nila nila, magkano lang naman halaga nila ang COMELEC? Kaya, isang milyon. Professor Toti, kaya pala ganyan ang mga attitude ng mga politiko ngayon. Kasi si Sara, halimbawa na lang. Walang galang lang po sa inyo, ma'am. Ano po, lapit na ng 2022 eh. Kung lumusot nga yung prangkisa ng ABS-CBN, kaya sinasabi nyo, para lang sa kapakanan ng 11,000 ng mga Pilipino, eh paano yung mga 2 million, 3 million ng mga naghihirap na tao? 100 million nga po eh. Yung ating mga mamaya kumikita na. Pakitimbang lang, kaya yung sagot ng mga netizen, eh ibang klase po eh. Kahit na, mulang galang na rin po. Kaya lahat ng mga politiko, pasip-sip ng sip-sip dito sa mga oligarkong to. Oligarko ang Lopez. At ang mga kanyang kapuntsyaba sa na oligarko. Ang takot lang nila eh. Because alam na nila na itong mga darating na halalan, no? Maski na pagpipili ng presidente hanggang sa baba, ang hahawak po nito ang mga oligarko. Sila ang magpopondo sa COMELEC. Siyempre ayaw natin yung Smartmatic, pero ang Smartmatic, machine lang yan. Taong nagpapatakbo niyan, no? Kaya ang gugustuhin nila, gagamitin nila yung pera nila para sila ang pipili. Yung mga pumuposisyon na yan, yung mga Sara, o kung sino man sa sila Lacson, sila Gordon, yung mga naive, no? In the sense that, kala nila, magpopopular sila, silang mananalo. Hindi po, ang pipili niyan, kung hindi natin titigilan, hindi natin pipigilan itong mga yan, ang pipili nito, mga oligarko. Ang tunay na issue po, yung privatization.
Ang linaw po niyan. Bakit itong mga politiko na ito ay hindi nagsasalita sa usapin niya? Dito lang sa tubig eh. Ay, tahimik na tahimik sila dyan sa issue ng privatization eh. Iniiba yung mga issue. Eh, katulad na nangyayari rito sa mababang kapulungan o sa Kongreso. Merong isang congressman eh. Kunyari, umupak dito kay Ramon Ang sa San Miguel. Ano po, dahil may pagkakautang daw na napakalaki. Ano? Eh, yung pala, meron din mga nakapilang nakabang. Eh, kaya pala niyuyugyug yun, eh, para itong Velasco, si Lord Alan Velasco, nasusunod na speaker, eh, pag binira mo, eh, ano ba yung posisyon ni Lord Alan Velasco? Nasa kanya yung Committee on Energy, bakit hindi raw imbestigahan? Tama nga naman. Sino ba yung Velasco? Sino ba kamag-anak niyan? Eh, yung asawa raw eh, ano eh, anak daw ni Ramon Ang eh. Ah, kaya ngayon, yung mga bata nito ni Speaker Cayetano na gusto rin magpresidente. Oh. Ano po? Gusto rin dito magpresidente. No, yung mga bata niyang congressman, pumukol doon sa isang issue, doon sa kuryente, laban kay San Miguel. Eh pero actually, pag binira mo itong si San Miguel, no? Parang binibira mo itong si ano, Lord Alan Velasco, nasusunod na speaker. Okay. Kaya nga lumalabas nga dito kung ano mga pinapahayag. 2022 na! Kung anong pinapahayag nito mga pulpul ng mga kongresista at senado. Ha? Bulok! Eh, alam nila na sila ay magmamano-mano sa oligarko. Dahil alam nila, makapangyaring oligarko kasi na napatunay ng mga oligarko itong nakarang halalan ng 2019, ang oligarko ang may-ari na COMELEC na kaya nilang bayaran at para sila'y manalo ang mga manok nila. Lahat. Kaya ngayon lahat itong mga no, nasa panganib, dahil alam nila, ang kapangyarihan ay hindi sa taong bayan, kundi sa ilang mga oligarko. At sino malakas na pumalag dito sa mga oligarko, siya ang magiging sponsor. Alam mo na, Professor Cody, Professor Butch, kumbaga sa simbahan, di ba, tayo eh. Bless me, Father. Eh, ngayon iba na. Bless me, oligarch. Bless me, oligarch. Simbahan yan. Pero kanya po tayo, paulit-ulit, oligarko, oligarko, oligarko. Bakit po natin gusto? Ang sinasabi natin, kailangan akuin na ng gobyerno ang tubig at kuryente. At itong mga iba pa, itong mga telcos at itong mga iba pa ng public utilities. Bakit po? Kasi ito po ang gatasan na kinuha ng mga oligarko para makontrol nila ang ating buong bansa. Pag nakuha po ng gobyerno ito, ang pag-aari nito ulit, no? Mababawasan po talaga ng halos o higit pa sa kalahati ang sinisingil sa atin sa kuryente at sa tubig. Nakakasiguro po kami dyan, no? Na pag nabawasan yan at nakuha na natin galing sa ulit, wala na silang pangbili ng kanilang mga politiko. Yun. Bababa ang kanilang kakayanan para bilhin itong mga politiko. Yun. At lalakas ngayon ang boto ng taong bayan. Kasi kung ano man ang gusto ng taong bayan, mas malakas po tayo na mailalabas sa ating eleksyon. Ganyan po ang gusto natin. Sige nga. Isa-isa nga natin, alam mo, sa sektor ng tubig, sino ba itong mga oligarko na ito? Sa una, sa sektor ng tubig. Ano po? Andyan yung si Manny B. Pangilinan. Uh-huh. Na tao lamang na isang dayuhan na si Anthony Salim. Si Manny B. Pangilinan, may kapartner yan. Itong Consunhi, yung DM Consunhi Construction, mga Consunhi, kapartner nila sa Maynilad. Kuyuto. O yan. Eh, si Kuyuto, kasama dun sa, ano yan, dun sa elektrisidad. No? Okay. Sino pa? Eh, sa tubig po ngayon, andyan yung Ayala. Ano po? At may bago siyang partner. Si itong si number 5. Si Rason. Na bilyonaryo. Si Enrique Rason. Rason. Ayan. So, meron pa sa tubig. Si Prime Water. Ito. Eh, ang anak nito, eh, nasa Department of Public Works. Ano po? At ang kanyang nanay ay author ng Rice Tarification Law. Ito si Villar. Si Manny Villar po, Prime Water. Eh, 70 na tubig sa buong bansa ngayon. May control ng Prime Water. Naka-JV na, naka-joint venture na sa Prime Water. No? Lagpas na yata sa 600,000 na household yung kanilang market share. Yeah. Ganun kalaki. Tubig pa lang yan. Ilan pa lang yan? Isipin nyo.
Yan tubig na yan, galing sa Diyos. Galing sa ulan, dumaan sa mga bundok, dumadaloy sa ating mga... Uy, may nakalimutan ako, Professor. Sa tubig! Huh? Lopez! Ah, ayan! Lopez. 1997 hanggang 2006, yung pamilya Lopez nasa negosyo ng Maynilad. Ayan. Binigyan pa nga ng pang-rehabilitasyon ni Gloria Macapagal Arroyo yan para makabawi. Pero yung binigay, hindi na sinole. Eh, ilang bilyon po yun? Sa tubig po yan, ha? Ben Press Corporation, Lopez. O, punta naman tayo sa elektrisidad. Sino ba? Teka, meron pa tayo tubig? Dyan. Oh, tubig pa lang yan eh. Eh, sino may-ari ng Angat Dam? Sino may-ari ng... Koreano. Ah. Okay. O sino may-ari ng Koreano? Sino may-ari ng... Wawa Dam? Wawa Dam. Sino may-ari ng... Kaliwa. Kaliwa Dam. Pero pang isa pa, Panlay Dam. Iba yung, ano ba pangalan? Alam mo yung Kaliwa Dam na yan, ang unang pumasok po dyan yung si ano eh, Ramon Ang eh. Si Ramon Ang eh. Pero medyo na tulak siya ng konti. Eh samantalang itong dam, itong lalo nitong Angat Dam, eh talagang ang nagpagawa niyan, eh pamala ang Pilipinas, eh matabenta naman yan. Anong kapagyarihan, kasi sino naman ang lintik na nagbenta nito, na wala naman siyang kapangyarihan magbenta, yung delivery pag-aari ng taong bayan. Eh, sabi ng Asian Development Bank, merong number stage 7 project ang Angat Dam. Oo nga eh. Kaya nga sa ilalim ng Asian Development Bank. Kaya kung sinasabi mo, likas yaman yan na, bali mo yung pinaka-materialis ito ay libre. Diba't pati pagkikitaan? Bali ginawa lang nito, gumala sila ng bakod para harangin lang yung daloy ng tubig. Yun ang ginawa lang yun eh. Pero tapos yung laman nila, doon... Sabi nila, saan sa kanila na daw yung tubig kanya binibenta sa taong bayan. Anak ka ng pating talaga. O kayo naman talaga. Pagkain niyo, bulok! Pero ang talagang gago din dito... ay ang mga tao sa gobyerno yan. Na naging kontsaba nila. Yun. At ngayon, na yung ba dyan, nakaupo ngayon sa Senado. Oh. At mga iba nasa kabinete. Ayan. Kakontsaba nila. At yung mga iba, presidente pa ng Pilipinas. Anak ng pugaw. Kaya sabi nga ni President Duterte, di ba nung una, revolusyong gobyerno na! Oh, elektrisidad tayo. Ayan ha. Medyo yung tubig, naki-identify na natin. Electricity tayo. Mindanao muna tayo, Mindanao. Okay. Sino ba mga sigang oligarko dyan? Alcantara. Ay, nakpo. Aboitis. Di ba si Dominguez kasama din dyan? Dominguez. Di ba? Ano ba sila? Hindi ba sila tapos si ano, yung sa kuryente. Yung kalihim ng... kalihim ng Justice Department, yung Secretary. Minardo Guevara? Minardo Guevara, dating Director ng Meralco. Oo, oh, yung pala naman. Oy, check mo sa Wikipedia, lumalabas yun. Nakoriente na tayo! Director ng Meralco. Board of Director yan. Eh, teka! Mahal na Pangulo, pakitignan lang itong mga ito. Dati, ang Ben Press, nasa Meralco. Di ba? Meralco! Nag-Maynilad na, Meralco pa. Ano? Meron pa nga silang bayan tele. Dati, di ba? Nawala na. Eh, pero nga ngayon, meron silang kuryente. Hindi, wala na sa Meralco. Nandun sila sa production. Hindi lang yun, meron sila yung first gas ba yun? Yung First gen. Nasa production naman sila. Wala na sila sa Meralco. At binibigyan na nila kay Pangilinan yan. Binibenta! At ngayon, gustong bilhin ni Gokong Wei. Ni Lance Gokong Wei, yan isa na naman sa pamilya naman. Sa akala mo na wala na sa mga Lopez, hindi po. Ang mga Lopez nandoon naman sa generation, power generation. Power generation. Ang tawag po yan, first gen. Kaya nga yung generation, distribution. Kanina ba sa Makati, may sumingaw? Ay, kanila nga yung araw yun. Yung may sumingaw, bilang yung gas, pipeline. Kanila ba yun? Eh, ba't hindi yun nabalita masyado? Tsaka bawal yun, ha? Hindi, yung ginawa nila, bawal yun. Yung nasa kondominium. Oo, sa ilalim ng kondominium, dumaan, tapos sumingaw, maraming ano. Bawal yun, pero hindi kaya pala si Binay, hindi masyadong nag-ano nun? Eh, sumabog dati yung Glorieta.
Nakasabi doon yung palagay ko, isa ay, chloretable, yung nasa ilalim. Sumabo, marami nga, hindi mga ilang kapitsala nga doon. Hindi rin masyadong bali yun. Hindi na imbestigahan yun. Bakit ang ABS-CBN, hindi inimbestigahan yun? Wala silang panahon para pag-aralan yun? Ano ba naman kayo? May rason pa bang imbestigahan yan? Hindi, siyempre, natago na nila yun. Yun ang mga mahirap dito eh. Yung mga ganyang kapinsala, sana ating media, talagang pinag-aaralan yun para malaman, para sa nagkamali. Ha? Hindi para hanapin yung nagsala, kundi saan nagkamali at bakit nagkaroon ng ganong klaseng abirya ang ating pangunahing mall sa Makati. Ba naman nangyari yan? Eh, balik tayo sa kuryente. Nako, grabe pala yung sekretary ng DOJ. Ha? Director pala ng Meralco. Magkano kaya sweldo nun? Ay, nako, ewan ko na lang. Wala kayang retainer yan. Ano? Kanya, magkanya, maski na nung naging resource. Then, director, board, corporate board yun. Oh. Hindi lang ordinaryong director lang yan ng isang division. Million yun. Corporate secretary. Abogado eh. Million yun. Abogado yun eh. Kanya nung nag siya. Tatapuro ang senador ah. Kaya mahala sa buhay niya. Na, kaya nga yung sinasabi doon nga niya doon, yung renewal nga ng ABS-CBN, ituloy. Kaya nga pala niya style sinasabi. Kaya nga pala style niya, sinasabi nga niya, yung ABS renewal merong dahilan kasi dati siya nang nunungkulan sa kumpanya ng pag-aari ng mga lupes. Paulong Duterte, lagot ka na! Pinapaligiran ka ng mga traidor. Lagot talaga. Okay, tuloy tayo. Punta tayong Visayas. Sino ba ang mga nasa electricity dyan sa Visayas? Ay, naku. Talagang tumitig din dyan. Aboitis. Di Lopeses. Aboitis. Aboitis sa ano? Sa Mindanao tsaka sa Cebu. Oh, yan. Eh, pero sa Iloilo, pumasok na rin ito si Enrique Rason eh. Sa Iloilo City. Ito matindi. Yung kay Enrique Rason, more power, ang ibig sabihin ng more power, ano po ito nasa mining business? Pero na nag-apply ng franchise sa Congress at Senate noong 2018, na-approve. Pero ang kanilang ginamit is mining, hindi pang electricity. Yun ang sitwasyon sa Iloilo City. Kaya hindi maintindihan ng PECO, no? Pan-electric cooperative. No? At versus dito sa kumpanya ni Rason, no? Meron silang hilahan ngayon. No? So, yan ang isang sitwasyon. Oh, punta tayo dito sa malaking bahagi ng Luzon. Oh, Luzon. Ayan. Eh, syempre. Pangilinan. Andyan si Pangilinan. Oo, may-ari ng Channel 5. Oh. At may-ari ng Smart. Pero sa NGCP, sino nandyan? Henry C. Oh, yan. By the way, ha, hindi nga naman mention, sabi nila, hindi ko pa alam eh, dahil sinusuri ko pa eh. Ang pinakamalaki daw dyan na individual sa buong energy sector ay si Ramon Ang. Kasi meron siya sa generation, meron siya sa transmission, meron din siya sa distribution. Eh bawal yun! Sa ilalim ng Energy Power Industry Reform Act, bawal po yun. Kung nasa generation nga lang. Hindi. Ngayon, iba niya mga yan. Tinatago nila yung kanilang ownership sa iba-ibang mga corporation. Linelayer nila yan, iba-iba. Hindi mo mahanap ang tunay na kulay. Kasi, pag sinabi mo, ang sasabi mo, Ramon ang generation, Ramon ang transmission, yun ang bawal. Pero Ramon ang generation, tapos ibang pangalan na ito, ibang pangalan naman doon, pero siya rin yun, yun ang pwede. So, ngayon, pagka nabuko, halimbawa lang nabuko, magmi-meeting sila ng ibang oligarko. Boss, nahuli ko eh. Ililipat ko sa'yo. Baka sa tubig, ganyan din mangyari. Ayun, ganyan na nga nangyari, di ba? Nako! Pangulong Duterte! Eh, may bago nga pumuposisyon nga dyan sa Meralco, yung Gokong Way, yung Lance eh. Gusto nga niyang bilhin ng mga 35% ata nitong share ng Meralco. Eh, ito, favorite mo, Telcos. Ano ba? Sino ba yung mga nandyan sa Telcos? Yung sa una, makuha ko. Okay. Tapos pumasok si Globe, si Ayala. At doon sumingit itong si Smart, pero hindi pa naman yung kay Pangilinan, kay Bea yan eh. Tapos binili ni Pangilinan gamit ang pera ni Salim. Alright? Tapos sabay lumago ang Smart, talagang... Smart talaga eh. Ginawa nila price buster. Di ba? Mayroon pang nagbe-baseball bat yung commercial yun. Tapos binili ang PLDT. Pagkabihin, kasama ang Peltel. So nakuha na ng itong Metro Pacific, ang Smart, hawak na niya PLDT, Peltel. So ginawa niya yung mobile line, yun na niyang token text. Tapos ngayon, nagtayo si Gokong Way ng Sun.
Yung sa naman, yung galing yung sa Digitel, na binili na ni Gokong Wei sa mga Villanueva to. Malitang Eastern Telecom yung Digitel. Pero napalago nila yung Sun. Mm-hmm. Eh, nasa lang yung Sun ngayon. Binili na naman ni Smart. Samantala, si Ayala, si Globe, nagtayo ng isang kumpanya, tawag yung TM. Mm-hmm. Yun. So ngayon, nasa lang yun, yung dalawa na lang yun. Yung dalawa na lang. Eh dati, tatlo, apat kaya yun. Ano nangyari sa PT&T? PT&T na binili ni ano, naging ano yan, na-feel ko sa binili ni Henry C. Henry C. Pero para lang yan sa SM. Pang SM lang siya. Yung network na SM, hanggang sa ngayon, hindi nila maayos-ayos pa dahil hindi ata marunong yung mga tao na papatakbo nito. Eh, itong third telcos na to, ano bang sitwasyon? Eh, ito yung bagong oligarkong binubuo sa Mindanao, yung kamag-anak, yung kaibigan na malapit kay Duterte, si Denos Uy, yung Udena. 46 years old na yun. Oo, bagong talagang nagiging, ano rin, agresibo rin ang mamang to. Hmm. At gusto rin niyang makilaro. Eh, ngayon, sila-sila nagmamakbakan niya eh. Pero, ang pwedeng mangyari kasi dito sa kalakalan ng telecommunication, nakausap ka natin yung taga-DICT, kamakailan. Hmm. Meron silang combination ng mga yung pipeline, may halong subway submarine na cabling, mayroong mga halo ng ano ng microwave antennas at meron silang mga ngayon ito pag-aari ng pamahalaan at ito mga carriers makikikabit na lang pero pinaka main pipe yan pag-aari na binubuo na ngayon ito. So, pag darating yung panahon, gagastosan ng pamahalaan. Nandiyan na. Gagastosan na. Pero ang ginawa nila, kasi may mga existing infrastructure ito. Panahon naman noon pa, in-improve na nila, minodernize sila. Dumarating na yung punto na balang araw, ito lahat ito nakakadikit na, nakakabit na. Isang malaking, tinatawag lang, 2 terabyte na nga eh. 2 terabyte, or up to 6 terabyte ata. Ewan ko, hindi ko talaga yung exactong configuration. Pero yun, kaya mula sa tuktok, mula sa Apari hanggang Hulo, mula pa siguro sa Batanes, at bibigyan nila ng free wifi ang mga barangay. Yan, yung third. Hindi third. Yan ang talagang national broadband network. Okay. Hindi third yan. Yung third, sila lang makikita lang dyan. So ngayon, pag-hawak nila yun, yung rate nito, pwede nilang kalabanin ng private. Pag sinabi lang, bagsak yung presyo ito, parang nung araw yung napukor. Tanda mo rin napukor nung araw. Diba, ito yung local electric, ang napukor, bumibenta ng diretso sa mga factory, tapos mababa. Maraming bumibili sa napukor. Kasi mahal nga yung benta ng electric ko. Kaya nga nalulugi rin yung mga electric. Kasi nga, si napukor, malaki ang kanyang kakayanan and napukor ang tatay mo sa government-owned and controlled corporation. Kaya niyang ibaba ang presyo. Kasi kuryente, public utility, no? Oo. Kanya kinakailangan, yun ang mandato ng ating gobyerno. Eh. Mm. Protektahan mo yung populasyon, no? Pagdating sa public utility, you have to keep the prices down. And the only way you can do that is if you own and control the public utilities. Hindi po ganyan ang ginawa nitong mga ito. Yung mga econoquacks na advisor ng mga presidente, mas gusto nilang payamanin ng mga privado. Hindi bali ng mamamatay sa kahirapan, yung mga mamamayan. Tsaka noon ang napukor, panahon nga ni Pangulong Marcos, very, ang papatakoy, professional. Talaga maayos sa tao. Yeah. Hindi pa kang ginagamit ang bataan nuclear plant doon, pero nakaabang na yun. Right. Eh kung nabuo nila yun, talaga malakas na malakas ang napukor noon. Dugtong na lang. Oo, dugtong na lang. Dikit-dikit na ngayon eh. Ganun na nga kasigla na ekonomiya noon, bago. Yan ang sinira ni Cory tsaka ni Fidel Ramos. Oh, yung napukor. Kaya kahit sa construction site, di ba, meron din tayo yung CDCP ba yan? Pero bago tayo dumawin sa construction, meron pang isa dyan sa energy pa rin. Philippine National Oil Company. Corporation. Yan. At ang ginawa ng Petrofil yan, naging Philippine. Nawala na ngayon sa gobyerno. Binenta ni Ramos. Diba sila ngayon nag-explore itong mga offshore? Binenta ni Ramos yan. Philippine National Oil Corporation. Gobyerno rin ang pag-aari yan. Ha? So in other words, 30% ang ating gas, or no, 10% was produced by the PNOC. Nasa ng PNOC. Isa pa, yung malampaya, natural gas, di ba? Ang pag-aari ng Pilipinas dyan dati is 70%, 30% lang dun sa Shell. Yung foreign, 30% ang Philippine government, 70%. Pagkatapos ni Ramos,
Ngayon, ang pag-aari ng gobyerno, 10% na lang. Dahil binenta na niya. Asa pa yung geothermal? Yung kiwi? Isa pa yan. O, isa pa yun. Energy pa rin, pag-aari pa rin. Bago tayo lumayo ron, dun sa Malampaya, murang kuryente, sabi ng mga senador. Sinong senador yan? Si Win Gatchal yan. Yeah. Yung 10% na binabanggit po ng mga professor natin dito, yung 10% ng kita, yung royalty na yun, gagamitin, pambayad sa mga utang natin, utang daw natin sa mga oligarko. Hmm. Anak ka ng... Ang sabi nila, mura daw kuryente. O sige, anong plano ni Gatchal yan? Talagang na... Para bumabaraw ang presyo. Masamang utak talaga yan, malicious, no? So para ba bumaba ang presyo, yun daw pera na kinikita ng gobyerno sa Malampaya, no? Gamitin pangbayad dito sa mga oligarko para hindi na nila itataas ang halaga ng kuryente. Na makatuwid, para manatili ito, yung pera ng gobyerno, pera din natin yon, yun ang ibabayad sa mga oligarko. Tapos sa matindi, di bang magago yung mga yan? Pinangalanan pa ng murang kuryente bill. Talaga mumurahin mo yung mga... Style yung bulok! Talaga mumurahin mo yung mga gago niyan eh. Yan, sinasabi ko, anak ang, na tipaklong! Ang oligarko, hindi pwedeng gagalaw na hindi kasama itong mga kakuntsaba nilang traitor sa gobyerno. Okay. Yung mga Gatchalian na yan. Yung mga nasa Senadong yan. No? Yung mga nasa Kongres na yan. At yung mga nasa kabinete mismo. Mm. Kakuntsaba ng mga oligarko yan. Kaya talaga. Dapat bogey na yan! Yeah. Okay. Kaya so, tawag natin yung isa, oligarko virus. Mas grabe ang pagpatay niyan sa mamayang Pilipino. Hintayin niyo po ang matinding panawagan ng Katipunan Movement Against the Oligarchs sa mga susunod na panahon. Dahil tumitindi po ang sitwasyon natin. Ano? Ang chairman natin, ito po, si Professor Butch Valdez, at ang co-chairman po natin ay si Bishop Nilo Tayag, nagtayo po ng bagong pambansang organisasyon, pambansang alyansa ng iba't ibang organisasyon at individual, KAMAO. Sumanib na po kayo, magtayo tayo ng mga organisasyon ng KAMAO sa iba't ibang barangay sa buong Pilipinas, kahit sa ibang bansa, para labanan natin itong mga oligarko na ito. Alam niyo po, ang 2022, election lang po yan eh. Pero yan, election na yan, pag hindi na bago itong mga sitwasyon na ito, wala akong eleksyon. Wala. Kunyari lang yun. Para yung galit ng mga tao na gusto mag-revolusyon o yung gusto mag-revgov, gaganunin ng eleksyon. Ano? Parang isang malamig na ano po yan, na yelo. Kasi yung mga tao gusto na mag-alsa laban sa oligarko. Yan ang gagawin nila. At sino nasa likod nun? Syempre, mga oligarko. Lidin ko po, ang pangalan po, ang acronym, KAMAO, Katipunan Movement Against Oligarchs. Ang namumuno po dito, ang coordinating group dito, walang iba kundi ang Katipunan KDP, Demokratiko ng Pilipino. Okay? Yan po ang coordinator dito. Kasama na din dyan ang kay Nilo Tayag na RDRG. No? At marami pang iba. Ito La po Patria. La Patria para Pilipinas. Para sa bayan. Para sa bayan. No? At meron pa pong ibang mga organisasyon na political parties din na sumasanib na, no? Ito po, ang sign po natin ay KAMAO, no? KAMAO. Pag ito pong mga ano, nagsasama-sama, nagiging KAMAO. Okay? It becomes a fist. No? Ito po ang ating panglaban sa mga oligarko. Basahin na natin itong mga... Oo, may nakalipas sa mga 50 kontra. Okay. Doon nakaraang linggo, ang ating paksano na itunay na pamana ng EDSA. Mula po kay Napoleon Katada, no? Ito'y comment sa YouTube. Ako po'y isang kabayang poli ng kapatiran at balikatan para sa bayan. Ako po'y saksi sa mga kaganapan ng nangyari sa ating bayan. Nagmula sa elementary dyan sa Mendola at Kulayo dito sa Intramuros at magpahanggang ngayon. Salamat na lamang sa mayroong KDP na may puso para sa bayan na may buhok, tapang-tapang na isiswalat ang mga nakikilabot ng mga nangyayari at mangyayari sa ating bayan. Mabuhay po kayo at
Kasama kayo sa aming panalangin. Thank you, salamat. Sir. Maraming po. Salamat. Mula po kay Nelson de Jesus, sana wag nang gunitain ang bangungot na dala ng Edsalot. Na yan, balik na yan, lalong naghirap ang naghirap ang mga Pilipino. Rest in peace, Edsalot. From Loreto Morales, we do hope that with the staunch forage of PRRD and the steadfast unity of the Filipinos, we can subjugate the vast greediness of these oligarchs in connivance with the political rogues in our country. Freedom from the insatiable greediness for power and wealth of the oligarchs and the Dilawan politicians. We agree, yes, 100%. Right. From Aurelio de Guzman, just wondering, bakit wala? Okay. From Jedida, Jerusalem, sequester all properties of oligarchs and everyone, especially the Juan Joaquin, and be used to pay off their debts. The government was just a guarantor in the first place. Actually, yung Luisitan, nagkaroon sa Supreme Court decision, di pa binabayar ang pamalaan eh. Imelda Malabo, good morning po Sir RJ and Sir Butch, sina Ramos, Enrile at Honasan ay makasarili din po. Sila ay ang nagtraidor kay Pangulong Marcos at ang nambansang kasabwat ang paniniwalaan nila ang mga oligargong Banyaga sapagkat gusto rin nilang maging Pangulo at magkamali at nagsalapi ng mamayang Pilipino. Magkamal na salapi. From Leonardo Anceta, maganda po para sa sambayanan ang plano nyo. Na yan, sana matupad po. Salamat and God bless. Thank you, Leonardo. Johan, maganda po ang nuclear power plant. Mga katipid talaga. Thank you, Johan. Pero yung mga bansa meron nun, wala pong mga terorista sa kanila. Ah, okay. Sa atin, isang hagis lang ng terorista ng Granada yan sa reactor, tapos ang paligid. Hindi. Hindi po totoo yun. Hindi nyo po nakikita kasi yung building doon sa Bataan. Kilometro po. Pumunta po kayo doon, maski gano'ng kalakas ka maghagis, hindi mo aabutan yan. Hindi mo aabutan. Ngayon, kung maglalagay ka siguro ng mortar, no? Mortar o kanyon, eh siyempre, pag naglagay ka doon, humahuli ka na. Oh. Di ba yan, kung ikaw si Elastic Man, pwede ho yun. Tingnan niyo po bago kayo magsalita. Hindi po mangyari yan. Duterte Iriuaga, sana dumami pa ang tulad nyo na gumagawa ng kabutihan para sa bayan. More videos, rap song for oligarko, salut sa bayan. At sana po kung saan man kayo rin po yung mabuo na saman katulad namin dito sa KDP at makipagbagi kayo sa KDP. Diego Soplado, civil disobedience becomes a sacred duty when the state becomes lawless and corrupt. Malalim yan. Yan po isisikapin natin. Kaya ngayon, tingil bayan ay isang paraan ng civil disobedience. Alright. So ngayon, ito na nga mga bumati sa ating araw na ito. From Josie Bandao, go, Tatay Dix, we support you. Paano na kung si Mama sa presidente, di hawak niya ABS-CBN. Babay talaga ang Diyos at si Duterte presidente. Ayan. Sino ba asawa ni Marojas? Si Charo Cuneta. Si Corina Sanchez. Charo Cuneta. Ay, pangiliran yun eh. Pangiliran din. Di ba? Okay, at si Diyos. Babay talaga ang Diyos at si Duterte presidente. Ayan. Tapos na kaguguhan nila itong mga demonyo. From Leia Makurol, lumaki bill ko sa tubig ah. Oo nga eh. Oo nga, karin lumaki ng bill ko nga itong mga karang araw. No? Abangan nyo darating ng tag-init, mawawalan tayo ng tubig. Oo, sabi saka nila. Oriente daw. Oriente daw. Takin na yun. Kaya ito talaga itong kalitsi ito. Sensor na. Oligarko, style yung bulok. Taragis kayo. Leia, Makurol, di naman masyadong ginagamit ang tubig ko kasi walang tao lagi sa bahay. Dating 150 lang ang bayan ko, biglang 300 ang bahay, 400-500. Oo nga, kami rin eh. Dadalawa lang kami, tatunda lang sisingin sa akin. Tangin na talaga nga. Gago, tangin na mo! Style yung bulok! Tangin na yan! Galing na ako! From Ras Mendoza, hello, good evening po. Watching from Thailand, ang buhay ang KDP, Kamao. Maraming salamat. Zinaida Eugenio, kailangan Kamao ang picture. Kayong makuha kung masave Sir Kamao. From Lilia Fabian, Duterte from Riyadh. Melo A. Otad, good evening po sa lahat. Go Philippines. Meli from the Moors. Good evening, Philippines. Watching from Israel. Thank you, Meli. From Berhel Bernardo, paano po natin mababalik ang kaginawa ng Pilipinas? Kailangan po bang gumamit ng martial law muli? Revolutionary government lang. Talagang burahin na natin yung Kongreso at Senado. Mga bulok yung mga leche na yan eh.
Era Ortiz Duterte, yes. Siya. Oh! Siya. Albani. Kamusta? Albani. Oh, siya si Albani. Oh, salamat. Sali ka na, uli. Oh, ako tayo rito. Salamat. Ang bayan. Salamat sa ating mga magigiting na leader ng Katipunan Party in behalf of the World Philosophy Forum. Philippines, kami po ay sumasaludo sa ating mahal nating Chairman Busuales. Sir Albani, makisama ka na sa Kamao. Isama mo yung World Philosophy Forum mo dito sa Kamao. May bago tayong organisasyon na coalition ng mga iba-ibang grupo. Kamao ang pangalan. Katipunan Movement Against Oligarchs. Yes. Kaya nga, ilista mo yung World Philosophy Forum mo sa atin. From Mary Am Nasra Molina, good evening po. From MBLG Bird, mabuhay. Marvel siguro to. Mabuhay po kayo watching from Italy. Thank you. From Exibira Archibido, isa sa mga problema ng bagong tatag ng Republika ang nagkakaisang mga estado ng Amerika noong 1776 ay kung paano patatagbuhin ang ekonomiya matapos makamit ang kasarilan laban sa impyernong Briton. Ang Amerikanong kalihim na si Alexander Hamilton ang kanilang unang ingat yaman ay nagtatag ng kauna-unahang pambansang bangko. Ang patakaran nila ay tinatawag ng sistemang credit na kung saan ay maaaring lumikha mag-imprenta ang kanilang gobyerno ng salapi upang gamitin sa kanilang ekonomiya, infrastruktura at iba pang kapangailangan para umunlad. Nagkaroon ng tunay na kasarinlan ang Amerika dahil dito ni hindi nila kinakailangan umuta ng salapi sa mga bangkong Briton gaya ng Royal Bank of Scotland. Ito ay salungat sa nais ng impyernong Briton na mahawakan sila muli. Okay, magandang aral po yan. Okay. Ang punto ay ang isang malayang bansa tulad ng Pilipinas ay may kakayang itaguyod ang tunay na gobyerno ng taong bayan para sa taong bayan at sa pamamagitan ng taong bayan. Napaka-importante ng panahon na ito naway maging tama ang desisyon ni PRD ni Duterte na mabuwag ang oligarkiya, naway mamulat ang mga mamamayang Pilipino sa kailangan mag-organisa at makiisa sa panawagan ng hashtag Kamao sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Okay, Echeverria. Kay Jenny Garay Cuadrasal Holt. Now I know. Oy, thank you, Jenny. Ngayon, thank you, Jenny. Ngayon, kapag dagdaga naman kasi sa aming bahay dito. Lillian M.B. Bakbakani. Good evening sa inyo, mga sir. Mabuhay po kayong tatlo. Maraming salamat, Lillian. From Wendell Castillo, mga Lodi or Idol, ano po masabi ninyo sa strategy na ginagamit ng mga oligarko na tinatawag nilang too big to fail? Unang-una po, yung too big to fail does not apply to the Philippines because there is no organization right now in the Philippines that is too big to fail. Yung mga yan, yung mga oligarkong yan, maski na bumagsak lahat ng Ayala operations, hindi po maapekto ang ekonomiya ng Pilipinas, no? Kasi po, hindi katulad sa Amerika, meron po silang too big to fail. Kasi po, mga malalaking bangko ang may hawak ng mga pinagkakautangan at pinagkakautangan din ng gobyerno yung mga malalaking bangko. For example, mismo ang Federal Reserve, no, yung kanilang central bank, is owned privately by different banks. At umuutang doon ang gobyerno ng Amerika. Ngayon, kanya, kung sila ang pinagkakautangan ng Amerika, paano mo pong ibabagsak yung mga bangko na may-ari ng Federal Reserve, yung kanilang central bank? No? Mm. Kanya, diyan lumalabas yung too big to fail. Mm. Pero dito po sa atin, does not apply. The only thing big here is the government. Mm. No? Now, there are others that they have created as monopolies. But we can still stop them. Mm. All we need is a good and courageous president and the support of all of the Filipino people to do what is right for the country. Matatagdag ko po sa paliwanag ni Professor Butch na yung pagtubig to fail nung kapanahonan na naluklok si Cory Aquino bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas, ang kanyang winasak ay ang gobyerno na itinatag ni Pangulong Marcos. Kaya lumubog tayo sa katakot na kapalpakan noon dahil itong si walang alam nitong biyudang itong Matsungera na makati ang kanyang sarin lang at ay nang lalaki pa
Ha? Eh, walang ginawa ko hindi maghindot-hindot dito. Eh, kaya nga nagka-loko-loko. Bineto na lang dito ba ako? Eh, ganun na nangyari. Okay. Pero totoo, talagang maayos sa patakbo ng pamahalaan. Bagamat may utang ang pamahalaan noon sa IMF, kayang bayarin yun. Dahil meron na tayong ano, nuclear power plant na pinasara right. ni Cory. Right. At yun mm-hmm. din, at yung mga ibang pati na rin niya nga LRT, na walang, hindi lang inayos yun. From falling rain, mga sir, alam... sir, alam na, nabalitaan ninyo ba yung tungkol sa mga Lopez na marami silang dokumentong lumalabas sa kalokohan nila mula sa panahon ni Pangulong Quezon ng Cory? Hindi namin alam yan, pero gusto namin malaman kung pwede may igawa ng video yan. Maganda. From by Alice, hello po, watching from Japan. Thank you, bye. From Reggie Maloy-Loyon, Abilito, good evening po, Sir Butch, Sir Totti, Sir RJ. Thank you. Buet Salida, Merlin, good evening everyone. From Willie Solomon, gago palang Salceda na yan. Gago talaga. Talagang gago. Talagang gago yung Salceda na yan. Walang alam. Anak ng pateteng, oh. Eh, Melinda. Malisyoso yung tao niya. Malisyoso. Thank you, Willie. Melinda Canete, good evening sa lahat. Meloy Otad, Smart Magic po. Yan na nga, isa pang ating tabayanan niyang Lecheng Kakomer at Smart Magic na yan. Solano, Vargas, Gamo, walang pagbabago dahil mga trapo pa rin ang nasa Kongreso at Senado. Dahil nga, itong Comelec na ginagamit ang Smartmatic ay nagpanalo sa mga nandiyan na kulukulok sa Kongreso at Senado. Melo A. Otad, Solano, Vargas, Gamo, correct. Sana wala nang bumoto sa mga hashtag pool politiko, hashtag ipalitiko, at hashtag trapo. Eduardo Bulos, big no, all government assets must be back. Kamao, from Toronto to Manila. Yes. Thank you. Camilo Salvacion, sa Senado, halos trapo walang natira, sa Congress bilang ang trapo. From Freddy Oridina, present. Yes. From Esmeraldo Algabra, sana sir maraming katulad nyo. From Sheherazad Alonto, good evening po, Katipuneros. From Sheherazad Alonto again, heist nilunod na tayo ng mga buhayan, take over na lahat yan. Yes. Tama. Melly Fronda Morris, ginisa tayo sa sariling mantika. From Michelle Zurita, hi po, Sir Bo, Sir RJ, Sir Totti, at Maboy KDB. Sana po, mabasa kayo ng ulan. Dumami po sana ng katulad nyo. Mapagmahal sa mga Krimilas Gandes. Maraming salamat. Okay yun. Yun. Mabasa kayo sa ulan. Oh, mabasa. Dumami. Ah, yung ano, dumami. Parang ano, yung kagod. Kay Aurelio Junior de Perata, mga pare. Parang mga oligarko, parang oligarda rin dahil sa laki ng mga investors nila sa mga corporations ng oligarko. Sana, saan nila ginagamit ang kinikita ng investors nila? Samantalang hingi sila ng hingi ng donasyon para daw makatulong sa mahirap. Oo nga naman. Anong pagkakaiba nila sa ginagawa ng mga oligarko gaya ng ABS-CBN na tumatanggap ng mga donasyon pero hindi binibigay lahat sa mga nangangailangan? Ginagamit sa pagpapatay ng mga building nila. Totoo nga naman yan. Ano bumuwas na dyan eh? From Ireg, Kayal, mabuhay po kayo mga sirs watching here. Oh, Oman. Thank you. Juan Taman, para saan ang talakayan na ito? Mapasara ba nila dito ang mga pesting kumpanya na yan? O dagdag lang sa kwento ng sambayan Pilipino? Tumulong na lang kaya kayo sa gobyerno kaysa magsalita kayo dyan. E paulit-ulit na lang, tapos na binira ni Pangulo yan. Kung di pa siya ang nagsalita dyan, di rin nyo alam. Teka. Tapusin mo muna. Ngayon, para may pakinabangan kayo, maghalukay kayo ng mga kanal para yung sa mga basura, hindi babara sa mga kanal, para pagdating ng mga tag-ulan, makatulong kayo sa mga Pilipino. Hayaan nyo na si Pangulo ang mag-imbestiga sa lahat ng mga tiwaling kumpanya. Huwag nyo nang paulit-ulit mali pa ang pagsali ninyo sa kwentong babalik sa Pangulo. Yan. Sige, maglinis na lang kayo ng mga kanal. Okay. Sino ba ito? Huwag tamad. Okay. Kaya naman pala. Bagay yung pangalan mo sa iyo. Huwag nyo na sagutin. Okay na yan. Sige. Okay. Wala kang alam. Ilamasan. Name mo na lang yung mansana sa bibig mo. Wala kang alam. Huwag tamad. Talagang tamad ka lang. Okay, Luz Tan, watching from China. Uy, style mo, bulok! Luz Tan, watching from China. Sana iligtas mo kayo sa coronavirus.
Huwag mo nang pasinin yung Mario mama. Mario Season. Kung totoo. Hindi nga dyan totoong pangalan yun eh. Kaya nga eh. Kung totoo ka, sasagutin kita. Labas mo yung pangalan mo. Kung hindi. Sasagutin kita. Tangin mo, wala kang bayag. Tangin mo ka. Eh kung babae yun. Mas kira, tangin mo pa rin. Kaya babae, kaya lang kayo bakla ka. Tangin mo rin. Tuloy na. Mario Season, kung totoo po lahat ng impormasyon nyo, mga sir, dapat lang na magsupunan ni Presidente. Dapat lang na magsupunan rin ni Presidente na lahat po ay mabigyan ng kaukalang kapansahan lahat ng kabinete man, opisyal, lalo naman yan. Delikado pala ma-absent itong patay. Alam mo, Mario, ilang beses na namin sinasabi po ito, hindi nakakaabot sa Pangulong Duterte. Nagsumulat na kami, nakitawag, nagmumana kami, ayaw mo para hindi kami makalapit. Kasi nga yung nakapaligid sa kanya, control ng mga oligarko. Unawain nyo, malaking sindikato itong oligarko. Mafia po itong kakabangga natin ito. Mahigante. Hindi kami dito parang salita lang dito. Hindi. Tsaka hindi po totoong natuklasan ni Duterte ito. No, natuklasan nga niya. Pero bago pa natuklasan ng Duterte, yan po ang aming buong kampanya nung buong 2019. At bago pa nagkaroon ng election, 2018 pa, yan na po ang sinasabi namin. Ang mga katiwalian ng mga oligarko. Okay. Mabalik tayo dito. Okay, Zenaida. Mario Season, kung totoo pa lahat ng impormasyon nyo. Zenaida Eugenio, good day po sir, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Romelo A. Otad, Professor Bumatote, you rock! Hindi naman. Naroon na nga yan. Natural lang yun. Natural lang yun. Meli Fronda Morris, true yan, sir. Emil Joy Acevedo, mabuhay po kayo. Katipunan Demokrati Filipino, watching from Dipolog City. Hello! Oy, thank you. Mabuhay kayo sa Dipolog. Gusto ko rin mapasyalan minsan. Zenaida Eugenio, sir. Kamao, sana po matalakay ninyo ang federalismo. Okay. Okay, darating sa panayon. Pero una muna natin, buhugin muna natin itong mga oligarko bago natin itong mutungan niyang federalismo. From John Maynard Gatdula, Yumol, masyado nang pahirap ang mga hayop oligarko na yan. Dapat talaga mag-revolutionary government sapagkat marami nakapaligid na naahas kay PRD. Alam nyo, itong estilo namin dito na talagang isiwalat ng kabarsog ng mga oligarko ay tutungo dyan sa posisyon ng revolutionary para mawalang bisa ang ating kongreso, magiging ang pababakapulangan at ang senado. Dahil habang nandiyan sila, yan ang pipigil dito sa pagbabago. Alright? Kasi mali na yun. So, pisa sa mula pala nung nagpiratan si Vargas, niluklok nga si Cory eh. From Beron Suzuki, good evening po mga sir. God bless you all. Watching from Japan. Summer Saltis, ayan, makinig kayong mga dilawan. Baka maliwanagan kayo kung bakit ganito tayo, pero sarado utak nyo. Oo nga eh. Summer Saltis, ayan, makinig kayong mga dilawan. Okay, ulit na lang. Meron pa dito, ang dami. O, diba? Si Julius Mainit. May dilawang naligaw dito. Patayin na yan. Siguro yung one tamad yung sinasabi niya. Okay, ito 100 diba? Comments pa. Ang dami ah. O, si Rigor Semyan. Mabuhay kayo mga sir. No? Ayan, Deguro San. No? May 3 senators, sabi niya. No? Ang dami pa. No? Ang dami nito. Alam nyo, hindi lang kami kaya namin labanan. Kung si Duterte nahirapan pa, tapos kami tatlo pa. Kulang. Kailangan mabuo itong... Tayong lahat. Tayong lahat na para kayo, kung nasan man kayo, kung sa tingin nyo, mayroon kayong kilala dyan na mayroon puso at damdamin para sa kapakanan ng inyong mamamayan, ay itulak nyo maging alkalde, maging gobernador, maging vice governor, maging konsehal. Para sa kayo, ay magretire ng isang buong pamala na talagang puso at diwa ay para sa Pilipino. Oh, sabi ni Reggie Maluloyon, Abenito, may naligaw na bobo. Sabi niya. Alam niyo po, katulad nyon, ang pangalan niya, hindi kanyang tunay na pangalan. Tayo po dito, may kita nyo, ito pong tunay na pangalan namin, kaya dito kami nabinyagan, no? Ako po si Rodolfo R.J. Habeliana Jr. Ayan po. Ayan po ang totoo. Ako po Antonio Butch Valdez. Yan. Ako po Edmundo Vicente. Toti Casino. The Rock! Hindi The Rock kayo sa pagkain ng baboy. Baka sabihin mo pagkain sa baboy. Bato!
O yung bato, dahil sa mga bato, ang BFA. Okay. Diba? Madagdag ko lang, ano, madagdag ko lang sa talakay natin kanina. Para na give credit where it's due. Si Senator Manny Pangilinan, ito yan, boksingero. Talagang nag-aaral sa sarili niya yan. At binatikos niya nung nang ni, paano babae na yon sa ABS-CBN, si Karen Davila. Ito kayang edukasyon. Alam mo, sabi niya doon si Sasa YouTube, alam mo, ang ating pamahalaan, itong build, kaya nga tayo nagtataas ng buwis, sa gusto natin, dahil kulang ang ating pondo para tagayon. Pero, ang totoo niyan, ang pinagpanggalingan ng yaman ng ating pamahalaan ay also galing sa government-owned and controlled corporation. Kasi kung matibay, sabi niya, ngayon, wala na, nasa privado na. Ayan ha, si Manny Pangilinan nakaisip nito ha, boksingero, laki yan sa kalsada. Pero miso na intindihan niya na kung ito hindi na privatize, hindi na tayo magtataas ng buwis. Tama logic niya eh. Yan po eh, panoorin niyo yung video niya. Pag nakita niyo, sinabi nga ni Senator Manny Pangilinan, ako saludo ko sa mama na yan eh. Dahil maski ganoon ang pinanggalingan niya, marunong mag-isip ngayon. Hindi namin po kakilala si Manny Pacquiao. Baka sabihin niyo, kinakampanya po natin. Hindi po. Siyempre, pag nagbigay po ng ganitong mga salita itong mga mababatas natin, purihin natin kung tama yung kanilang sinasabi. Kaya nga, bagay sa kanya, pambansang kamao. Dapat makisama na sa amin si Manny Pacquiao, maging isang kamao na rin sa atin. Palagay ko, kung mapaliwanagan natin si Manny Pacquiao nitong sitwasyon na ito, sasama siya eh. Okay. Sasama siya dito sa kamao eh. Si si Manny Pacquiao ganyan, di ba? Oo. Si Joey Salceda, alam mo? Paano? Saan nga yan? Lang yan, lang yan. Puro porma lang yan, mga yan. Puro porma lang. Okay. Si Joey Salceda, LGBT. Hindi ko alam. Totoo yan. Talaga. Alam na alam sa buong Bicol yan. No? Bicol hindi masyado, pero ganyan daw yan. No? Noon pa, no? Pero wala namang ano yun. Pero okay lang yan. I mean, pero inaano ko lang, pinapaliwanagan ko lang kung bakit siya ganyan. Mag-isip, no? Malisyoso. Kaya pala. Gusto niyang unahan ng presidente. Palagay ko gusto niya yun eh. Ikaw ang magugustuhan niyo. Okay. Dito na po magwawakas itong programa namin ng Talakayang Bayan. Sana po ay naayahan ang natatuwa sa aming talakayan dito. Maliban sa masakit maramdamin itong mga napahayag namin sa katotohanan. Pero wala tayong magagawa kung hindi idanin natin sa katotohanan. Ito po yung lingkod, Toti Casino. Ako po si Butch Valdez. Ako po yung nagagalak. Natutuwa talaga. Nakakasama ulit natin si Toti Casino dito. The Rock! Hindi The Rock. Okay. Ako po si RJ Avellano Jr. At syempre, huwag po natin kalimutan banggitin yung tatlo na laging nanonood sa atin. Si Pearl. Si Itan. Si Bana. Si May. Si May at si Rusty. Oh, yeah. Okay. Siyempre si Rusty. Okay. Ayan po. Ako po si RJ Avellana. Maraming pong salamat. At patuloy kayong sumubaybay dito sa Katipunan Channel, sa Talakayang Bayan. Ano po? Maraming salamat! Mabuhay Pilipinas! Mabuhay! Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na kakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi patas na kontrata sa Manila at Manila Water. Kami ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KDP, ang bandido para sa kinabukasan. Tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan, bawagan si Digong sa numero 8888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig,
patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari niyong putang ilang yan? Pagsasampalin ko kayo sa public. Filipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito, wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang ilang to. They are screwing us, and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamalaya, bilyon, nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, pahilas ang putang ina ninyo. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, okay? Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment, ang putang ina niya, hanggang ngayon, mabago pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Leche kayo. Walang water treatment, sige kayo, kobra. Anong tingin niyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will find plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobelian. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong-makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. I will order the Air Forces to operate your order. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Igil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutunan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung piso malaga ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon na nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamas. Nakahiga sa salapi sa pagbubulat. Umaasa sa botahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pamemerwisyo. Kundi pa na opposite digong let's say kayo. Dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dapat ninyong patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasareha sumihimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan. Sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko. Ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Bondo, bayad, umpisa, iniro, ono, 20-20. Kapag pinuplang ka, isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga ang dang binusa. Kaabong mga kaso, makarong kanda nakakasa. Kaabong dagkon yun, kabaho ang inagyan. Mga nakagubog sa kwarto, mga purido. Ibibi masaligan, ang dang sabotahe. Sanda nagpabudlay, katong mga Pilipino. Huwag mga konsyensya, padayo ng perwisyo. Sa Iran kumuha pa si Digong nakapungko. Hindi magwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado dapat mapundo. Pondo bayan, singgit ay Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat sandaro pasakitan. Pondo bayan, pondo bayan, pondo bayan. Ang tubig halin sa kalikasan. Pondo bayan, dumayin tanan, 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 tanan. Pondo bayan, pondo bayan. Ikulong maunang bagay sa oligaryong atanan. Ibalik ang gikawat para sa mga katawan. Hulong ang pabayad sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte. Yung pisong kantidad imbis ihatag ibursa. Patong-patong nga sala karon ang nakakasada ko ang gitamasaan sa paglingkod pila katuig. Gahigda sa salapi sa kadugay nga pagsalig sa buta.
Bahing nagpakabudlay sa mga Pilipino, walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo. Huwag ka pong kosidigong di na nila mapansin. Muguwas ka matauran, gipiit ang salarin. Mga abusado ng labaw, dapat mahunong malagot. Kamu na ang nakasala, dapat kamu ang masukot. Dati sige mo katawa, mauning katapusan. Sariya sige himas kay nabagsak muntanan. Hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, bayad. Presuhon ang nagakabagay sa oligarko. Ibalik ang mga kwarta kaging kawat nila sa tao. Untang bayad, umpisa Enero 1, 2020. Utang ka mo nila isugid lang sa kay Duterte. Sa trilyon kapiso kantidad nga ilang aging bulsa. Dubli-dubli nga kaso ang ilang amangin karma. Mila katuig na baka namin sa kwarta nga kinumpit sa mga tao. Mga tonto, abusado, pamerwisyo. Wala baka mo naman dito sa inyo nga kinitaan. O di mo nga imo na kuha nyo kaya nga gatasan. Gabi ka mo batasan, hindi mabatasan. Ang inyo biyahe sa una mala is the way to heaven. Pero subong mapasan, huwag ko sabay, amen. Kay ara na si Digong, wala sa makapugong. Oras na nga bukawon ang paminsalo nyo nga lipong. Pamati ang singgit sa katawan nga sigabong. Untat bayad, singgit sa Pilipino nga katawan. Untat bayad, mga oligar ko dapat nahatulan. Untat bayad, ang tubing nga halin sa kalikasan. Dululungan kita tanan isingit. Pinulgar na ng pangulo natin si Digong. Napiwalian ng mga oligar kong pogon. Tangi siya lang ang ating pag-asa na tutugon. Dito sa mga madugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo, mga walang pusog yahaman. Inaabuso ka, hinaan ng mamamayan. Asan ang pinapangako nyo ng magandang serbisyo? Pinako nyo na nga, ginawa nyo pang negosyo. Pagrabi na, kaya dapat lang matigil na. Ang kasakiman nyo na ugat ng problema. Ang tubig ay buwayan ng inyong tandaan. Ngunit itong oligar kong ginawa pangkabuhayan. Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo ang iyong mata, buksan mo ang isipan mo. Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga. Tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 8888.